Tonight we will be resampling a famous logo using Coreldraw 12. Kukuha po tayo ng logo ngayon sa net. Siguro familiar kayo sa logo na to. Okay, we'll be using this logo for reference only. Shirly the Wanderer. Open ngayon natin yung Coreldraw 12 na application natin. So, click nyo lang yung new. Tapos, import natin yung ating kinuwang logo from the net. Yan, hanapin lang natin siya dyan. Ayun. So, open lang po natin siya. Ilagay natin siya sa gitna. Tapos, resize natin yung paper natin. Gagawin natin 6x6 para maging square po siya. Yan, 6x6. Tapos, idrag natin yung ruler natin. Tapos, lagay natin 3 para mapunta siya sa gitna. Sa taas din, drag natin pababa. Gawin natin 3. Para mapunta siya sa gitna, para makuha po natin yung pinakagitna ng base natin. Okay, snap po natin siya to guidelines. Lagay natin siya sa gitna, yung kinuha nating base na logo. Tapos, itadrag natin siya para halos mapunuan niya yung pinaka-base ng logo natin, yung papel. Yan po, ganyan po. Tapos, kiklik po natin yung ellipse tool. Lalagay po natin siya sa gitna ng ating guidelines. Tapos, drag nyo lang po. Left click, tapos drag. Press Ctrl and Shift key together po while dragging hanggang makuha natin yung, achieve natin yung circle na kailangan natin. Then, kuha ulit tayo ng ellipse key. Dito naman sa maliit na circle para po roon sa babae sa gitna ng logo. Yan, ganyan po. So, i-adjust lang po natin yung ating ellipse na ginawa para mag-match dun sa base ng logo na kinuha natin. Yan po. Drag nyo lang po siya. Yan. After po nating may adjust yung ating ellipse, i-click na po natin yung ating freehand tool. Yan. Zoom in muna natin, tapos click natin yung freehand tool. Pag na-open natin yung ating freehand tool, select nyo po yung bezier tool. Yan po. Tapos, iti-trace lang natin yung ating gagawing pattern. Yan po. Click nyo lang po yung every corner nya. Yan. Until maklose yung pattern natin. Then, select po natin yung ating shape tool. Then, select yung line na gusto natin convert to curve. Then, click po natin convert to line tool. After selecting yung line na i-curve natin, i-curve lang po natin siya along dun sa ating pattern. Yan, ganyan po. Idadrag lang po natin siya. Isi-shape natin siya according to the pattern natin. Yan po. Click lang po natin yung line na gusto natin i-curve. Yan. Kukontur lang natin siya. Yan. Itong side na to. Okay. Idadrag lang po natin siya. So, basically, pwede nyo siyang i-experiment kung paano nyo siya gagamitin. Pero, ganyan lang po siya para lang kayong naghuhulma ng alambre. Yan. Okay. Tapos, pag na-curve na natin siya,
So next tayo dun sa susunod na shape natin pababa. Ayan. We will repeat the same process po na ginawa natin sa unang shape until makuha natin lahat ng mga shape patterns natin. Ganyan lang po. So tracing muna tayo. Itatrace natin ng every corner. Ang ginawa ko pong technique dyan is every curve po, kung mapapansin nyo, naglalagay ako ng parang point kung saan po pwede ko siyang i-shape or i-curve ng mas maganda. So it's up to you po. Ito is basic reference lang po para sa mga nanonood po natin. So pagka tinry nyo to, pwede kayong mag-experiment according to your needs po. Ayan, ganyan lang po. Tutuloy-tuloy lang po natin yung kanyang tracing. Ayan, curve and tracing. Siya po, ayan. So, dito po sa pattern natin, ang itinitrace ko yung white part ng logo natin. So, ang resampling po kasi, logo resampling, ginagamit ito. Ang purpose nito po ay, kunyari, meron kayong logong ginawa. So, pinresent nyo. Just in case na pabago nung client nyo yung kulay, or meron siyang ipa-edit na part dun sa logo, mas madali po siyang i-edit, mas madali siyang palitan ng kulay, mas madaling i-edit yung part na gusto niyang i-edit lang. So, hindi affected yun yung buong logo. Yun po ang purpose ng resampling. Ayan, ganyan lang po. Trace natin. After tracing po yan, okay, ayan na po. Ayan. Ganun din po, i-drag nyo lang po. Ayan. I-shape nyo lang po siya. Iko-contour nyo lang dun sa pinaka-logo natin. Ayan po. Madali lang po siya, kaya lang sa umpisa, medyo tsatsagain nyo. Pero once na ma-achieve nyo yung first logo nyo, believe me, matutuwa kayo. Siguradong uulit-ulitin nyo yung process. So, continue tracing lang po yung the rest of the patterns natin. Yan. So, tinitrace ko na po yung hair part ng ating logo. Yan po. So, continue tracing lang po. So, yung mga ating mga points po, pwede pong, ano yan, pwede pong i-adjust according to your needs po. Yan. Tinitrace lang po natin yung mga key points ng every pattern natin. Makikita nyo po ang kahalagahan ng resampling mamaya after natin matapos ng tracing natin. Okay, ganyan lang po. More on tracing lang po siya, more on tracing. Tapos kukontour nyo, yung kukurve nyo yung line. Doon sa mga basic, merong basic na knowledge about Coreldraw, alam nila to. So, magagamit nyo rin po ito pag gusto nyo gumawa ng sarili nyong logo sa inyong business. Okay, yan. Chi-change color na po natin yung tinrace natin. Yan, para makita nyo po yung mga tinrace natin. Yan po yung mga red. Yan yung mga may color na red. So, ang gagawin po natin is kakapi lang po natin siya. Then, after natin i-copy, da-drag natin siya sa the other side. Tapos, syempre, i-adjust natin siya. Ayan, para mag-fit doon na sa ating pattern. Change color natin the other side. So, gagawin naman natin yung crown.
Tapos yung face at yung body ng ating logo. Using the same technique po, ganun din po, iti-trace natin siya. Trace, tapos curve natin para ma-achieve natin yung ating pattern po. Okay, using the same technique po, ganun din po, trace natin, tapos curve the lines. Red na ko lang natin ang red yung mga natapos na natin para hindi tayo magkamali. Ito po tayo sa face, ganun din po, trace, tapos curve ulit, yan po. Yan, trace lang natin. Adjust natin yung mga key points para mas maganda po, para mas pulido ang ating gawa. Ayan po. Okay, titrace natin yung face niya. Again, dun na tayo sa eyes. Ayan po. Yung mga key points po natin yan, movable po yan. Pwede po nating i-adjust. Dito na po tayo sa ating eyelids. Ayan po, trace pa rin po. Tapos ka-curve natin yung mga lines. Ayan. Okay. At first po, it will take time. Lalo na yun sa mga first timer dyan. Pero, as you go along po, may enhance po yung inyong ability, yung skills nyo, sa paggamit nitong Coreldraw 12. Which is, magagamit nyo sa ibang bagay pa pagka gagawa na kayo ng sarili nyo yung logo. Dito na po tayo sa body. Okay, trace din natin. Lagyan natin ng mga key points. Yan po. Tapos, drag lang natin. Okay, curve line. Ganyan lang po. Okay, continue lang po natin yung contour. Yan. Tapos, doon na po tayo rin sa ating crown. Baka makalimutan natin yung triangle. Ayan po. Trace natin. Okay. Ayan. Palitan na natin siya ng white para makita natin yung pinaka-pattern natin. Ayan po. So, ayan po. Pinapalitan ko na ng white yung ating pattern na ginawa. Yung tin-trace natin. Ayan po yung finished product natin. Ihiwalay ko po. Lalagay ko sa left side yung pinaggayahan. Right side yung po yung ginawa natin. Ang kagandahan po niyan, nag-resample tayo, pwede natin palitan ng kulay. And thank you for watching. Shirly the Wanderer.